atuang mga teachers na lubog sa utang. That is the sad reality, ha? Sa ato ang mga teachers. Because nakita na nako when I was working there sa Davao City as mayor, nakita nako dito ang sad story sa ato ang mga teachers. And how can you expect nga makatutok ang ato ang mga maestra sa problema sa ila, sa problema sa edukasyon, sa pagtudlo sa ato ang mga kabataan kung wala nagkadimao ang ilahang personal na kinabuhi. So, I only have 6 years. Kung dili ko tanggalon sa Department of Education, I only have 6 years to work with you to improve the quality, number one, your welfare, and number two, the quality of education in our country. So I am soliciting your support that we may find and we may come up with something concrete to improve the welfare of the teaching and non-teaching staff of the Department of Education. And we see a better country with good learners that are disciplined and have kanang pagmalasakit para sa ilahang nasod. So, going back, as you all know, I'm intended to be appointed as a Secretary of Education, and I am soliciting everyone's support sa ako ang trabaho as DepEd Secretary para ug-aron ang ato ang mga learners ang ilang edukasyon angay og global ang standard nga pag-graduate nila og senior high school dapat mangudunta na pag-graduate og senior high school sa mga bata, mudiretso na sila og trabaho kung di sila interesado magkuha og college degree. But dunay gap dinha sa plano og sa execution on the ground with regard to sa ato ang basic education. Mao nang kinahanglan paspasan nato ang ato ang trabaho, and I am soliciting everyone's support, of course, including everyone's input on how to quickly turn around the state of education in our country.